Hi guys! Oh, ito, may bago akong mukbang. Ito is homemade pizza. Oh, meron akong nilagay dito na salmon and spinach. Tapos, itong side na to is chicken hotdog. Tapos, itong side na to bacon. Tapos nilagyan ko yung kada sides niya, guys, nilagyan ko siya ng hotdog. Tapos dalawang klaseng pizza yan, guys. Tapos etong pizza na to, meron siyang mushroom, tapos may cheese, tapos wala siyang hotdog sa bawat sides niya. Yan siya, guys. Tapos, ang ingredients niya, guys, is ito. Pangmalakasan na Himalayan salt. Bahala kayo. Pero itong gusto ko talaga, bahala kayo kung anong gagamitin nyo, kung anong gusto nyo gamitin. Depende yan sa inyo. Tapos, durog na paminta. Tapos, bawang na powder. Pangmalakasan na mushroom. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Pero ako gusto ko organic. I-research nyo yan. Kasi Danish. Organic ang gusto ko. Pangmalakasan lang, guys. Tapos, nilagyan ko siya ng spinach. Kung makikita nyo yung green na yan. Spinach yan. Pangmalakasan din na organic. Pero guys, tingnan nyo naman. Ang inyong kabahayan. Lima na lang ang presyo niya. O, bahala na kayo kung magkano nyo i-times yan. Tapos, meron akong tomato paste. Tapos, meron akong salmon. Niligyan ko siya ng salmon, guys. Tapos, meron akong Holland cheddar cheese. Yan, dalawang pack siya. Kasi dalawa yung ginawa natin. Tapos, meron akong nilagay din na bacon. Tapos, nilagyan ko siya ng small na mozzarella. Tapos guys, yung dye niya, graham flour, minixan ko siya ng white. So, isusulat ko nilang mamaya kung paano ko ginawa para kung gusto nyong gawin sa inyong mga pamilya, depende sa inyo. Tapos, lahat ng ginawa ko tungkol sa dye, guys, isusulat ko mamaya. Para makita nyo. Hindi na palaging lahat i-video. Dapat magbasa-basa din para matuto tayo. So, ayun yung dinner namin ngayon. Tatlong tao lang yan, guys. Pero huwag kayong mag-alala kasi kasama na dyan yung lunchbox ng mag-ama ko. Ayan siya, guys. Tignan nyo. Healthy-healthy kunyari kasi merong salmon, tapos meron chicken, pero may bacon naman. Pero may gulay naman ako, guys. Tapos ito kasi, yung sa anak ko, gusto niya lang cheese at saka bacon at saka mushroom. Tapos sinasabi ko nga sa inyo, depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay sa pizza nyo. Pero ito yung gusto ko na ilagay sa pizza namin. Walang pakailamanan, kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang gawa. So ayan, guys. Ito yung aking pa 200 subscribers sa inyo. Salamat, guys. Salamat sa pagpanood. Salamat sa pag-subscribe. Salamat din sa pagtsatsaga na manood sa akin. Sana patuloy lang tayo, guys. Pero may mga bagay, may mga salita na hindi tayo pwedeng ilagay nga. Kasi nga, may spam lang tayo, guys. So, wag nating ilagay kasi sayang naman yung paghihirap natin. Guys, salamat sa tulong nyo at maasahan nyo ako kung bibigyan nyo ako, ibibigay ko ang 100% para sa inyo, guys. Alam nyo yan. So, sa lahat ng mga nakakakita na sa akin, alam nyo na bumabalik ako. So, guys, ito yung pizza, homemade pizza para sa aking pamilya. Sana magawa nyo rin sa inyong mga pamilya. Sana matuto kayo sa video na to. Pero ilalagay ko lahat yung mga ingredients pa, guys, kung gusto nyo yung paano gumawa ng dye ng pizza. Madali lang, guys. Promise. Napakadali lang. Siguro 1 hour lang, tapos na to lahat. So, at kung nakabili kayo ng mga ingredients na kung ano yung ilalagay nyo. Kasi kami, ito yung gusto namin.
Have a nice day, guys. Enjoy watching, and God bless, guys. Bye for now.